Ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon ay may higit 20 ang naiulat na biktima ng paputok ng Department of Health. Kabilang na dito ang 2 pinakabagong naputulan ng daliri. Kaugnay nito, sinabi ni Philippine General Hospital o PGH spokesperson Jonas Del Rosario sa panayam ng SMNI News na nakaantabay na ang paggamutan para sa mga biktima ng paputok. Naghahanda na kami dahil papalapit na yung bagong taon at siyempre inaabangan namin yung ating mga kababayan na magkakaroon ng firecracker-related injuries, so yung mga blast injuries. So yung ating emergency room ay handa na para i-fast-track yung mga pasyenteng dadalhin sa aming paggamutan. Batay naman anya sa kanilang datos, may 3 ng biktima ng paputok ang naisugod sa PGH na nagtamo ng serious injury, kabilang ang 2 naputulan ng kamay at tinamaan ang mata. Kaugnay nito, umaasa anya sila na hindi malalagpasan ang 7 biktima ng paputok na naitala nila noong nakaraang taon. Sinabi naman ni Del Rosario na ilan sa nakikita nilang dahilan kung bakit may naitatala pa ring biktima sa kabila ng mga regulasyon, ipinatutupad at paalala sa publiko ay hindi pagiging kontento sa panonood ng mga nagpapaputok. Siguro yung thrill na may konting panganib, may mga thrill seekers, eh minsan gusto nila minsan yung sila mismo yung nagpapaputok, hindi sila kontento na pinanonood lang yung magagandang ilaw. Alam mo, marami na, di ba, ina-advise natin, manood na lang sila ng fireworks. Iba pa rin daw yung thrill na sila ang nagpapaputok mismo, no? At actually, marami na rin namang ginawa, marami na rin binibenta na medyo safe, no? Pero marami pa rin talaga, alam mo naman sa atin, marami pa rin, hindi naman naka-simple lang yung mga paputok na yon, pero talagang very damaging. Marami sa mga natatamaan, pinupulot nila, akala nila, nangihinayang ba sila na hindi pa nagamit yun o hindi pumutok, so pahawakan nila ulit, not knowing na buhay pa pala yung paputok na yun. Paalala naman ng PGH sa mga mabibiktima ng paputok? Mismo sa kamay mo, talaga kailangan mong pumunta sa emergency room, no? Kasi kailangan ma-assess yung degree ng injury, no? Minsan hindi mo kaagad nakikita, lalo na kung naputukan ka, kung ano yung extent. Minsan kita mo na na-damage yung daliri. Pero just the same, kailangan po silang magpunta sa emergency room para ma-assess yung degree of injury, no? Minsan delayed po ang effect, no? Secondly, kung mismong may sugat na, nagka-cut na, as soon as possible, for 10 minutes, ipawash mo ng malamig na tubig para lang medyo malinis yung sugat. Tapos kung meron kang gasa, ipalutin mo, takpan mo ng medyo basa-basang gasa at pumunta ka na sa ospital. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Crystal Austria, SMNI News.